Kamakailan nga lamang sa talumpati ni Pangulong Duterte ay binalaan niya ang Facebook dahil sa hindi makatarungan na pag-delete ng ilang mga account at pages na halos lahat ay sumusuporta sa pamahalaang Duterte at iba pa ay pag-aari mismo ng gobyerno, samantalang ang mga anti-Duterte naman ay namamayagpag at untouchable. Marami nga ang kumalag sa pangyayaring ito ng mga netizens dahil sa hindi pantay raw na pakikitungo ng Facebook at tila sila ay pabor pa sa mga kritiko ng gobyerno. Kaya ito na yata ang simula ng hakbang ng pamahalaan para imbestigahan ang masaklap na pangyayaring ito. Ayon nga kay Secretary Salvador Panelo ay ipapatawag na sa Kongreso ang pamunuan ng Facebook at narito ang kanyang pahayag. Ito namang sa Facebook, yung mga netizens po natin, tataas yung mga kilay. Sapagkat yung ginawa ng Facebook na nag-purge ng mga accounts, sinuspindi nila, ilan bang sinuspindi nila? 155. And it shut down several pages for violating its policy against coordinated inauthentic behavior. Kine-question po ito ng mga netizens at nananawagan na magkaroon ng investigasyon dyan sa social media giant na Facebook. Nananawagan sila sa Kongreso na maglunsad ng isang pagsisiyasat at tingnan kung ano itong operational scheme ng Facebook dito sa bansa. Yung pong advocacy group na Hands of Our Children ay isa sa mga pages na tinamaan ng galaw ng Facebook kasama yung ibang pages at accounts na kilala sa pag-denunsya o denouncing ng mga atrocities na sinagawa ng NPA, ng CPP at yung pong isa sa kanilang miyembro na ina ng isang student activist na kung natatandaan nyo, ni-recruit ito ng militant organization, express her disappointment dahil doon sa desisyon na tanggalin yung Hands of Our Children. Sapagat itong si Relisa Lucena, yung nanay ng activist na ni-recruit ng mga insurgents, ito lang naman daw grupong ito ang nag-a-advocate laban sa mga militant organizations na sangayon sa kanya, ito ang nagre-recruit ng mga bata para sumali sa kanila na nagiging bahagi na ng communist terrorist groups. She said that the rest of the parents whose children were reportedly recruited by military or by militant groups, ay ginagamit lang naman yung Facebook to denounce the exploitation of these groups against minors. Kaya hindi dapat ito tinanggal. Kung matatandaan po natin, si Presidente Duterte doon sa kanyang recent public address, binanatan itong Facebook sapagkat tinanggal nila yung mga several accounts and pages na kung saan naman yung advocacy laban sa mga terorista. Yun nga po mga kaibigan ang naging pahayag ni Secretary Panelo na hindi papayag si Pangulong Duterte na basta na lang papalagpasin ito dahil isa itong halimbawa sa pagkakait ng ating freedom of speech. Kaya ano ang inyong reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan lamang ng komento o opinyon. Maraming salamat po.